Yo, what's up mga kaspagatak? Magandang umaga. Good morning. Ayan na, bumalik na naman si Ang Yamihan mga kaspag. Tingnan niyo yung panahon dito sa amin. No? Nagsisimula naman yung mga kaulap-ulapan. So ngayon mga kaspagatak, dahil medyo pangit na naman yung panahon, no? Si Boss Nanoy pumunta rito sa amin sa diyan sa ano? Sa baybay ba, sa tawing dagat, nagpunta sila diyan para mag dry dock, no? Total ano pa man naman ngayon, maliwanag pa yung buwan ba tuwing gabi, so hindi masyadong nagpapahuli yung isda, medyo mailap pa, kaya ano muna, dry dock muna para i-repair yung mga kailangan i-repair mga kaspagatak. Ayusin yung mga nasira sa bangka, ayusin yung mga lambat, no, linisin yung bangka, no, yun muna ang kadalasang ginagawa pagka tuwing magda-dry dock mga kaspagatak. So puntahan natin doon, titingnan natin mga kaspagatak, silipin natin sila, yung mga tao na nandito, no? So yung ibang kasamahan ko andyan pa, oh, dito yan natulog kasi akala na kagabi, kasi pumalaot pa pala kagabi si Boss Nanoy tsaka si Salong, yung si Bunso mga kaspagatak, pero walang huli. Kaya timing na timing talaga itong pag dry dock ni Boss Nanoy. At saka siguro si Boss Jojo mag dry dock din yun. Nagsabi siya kasi sa akin yun dati. Ano, isang araw. Mag ano daw sila. Meron daw silang ayusin din sa kanilang bangka. So silipin natin mga kaspagatak yung mga lansa. Yo, what's up mga kaspagatak? Good morning. Puntahan natin yung bangka mga kaspagatak. Silipin natin kung ano yung kulang doon. Silipin natin yung bangka. Kasi magda-dry dock silang Boss Nanoy mamaya. Akala ko andito na. Yun pala, wala pa pala mga kaspagatak. So puntahan muna natin kasi wala na nagtatrabaho, tapos na yung bangka mga kaspagatak, no, pinintiruahan na din at yun nga, tara silipin natin. Oops, andito na tayo mga boys direron, katapok basta buntag, oh, na tapok mo sila, oh. Ha, sayuha kay katapok, oh, na sayuha kay nila katapok mga kaspagatak. Balik tayo doon mamaya. De, meron lang akong ipapakita sa inyo mga kaspagatak. Tuloy-tuloy na to, wala nang putulan to mga kaspraki. Para ano lang, konting update lang sa bangka, no? Kasi hindi tayo nakabalik dito ng mga ilang araw. Kung anong busy tayo doon sa ano, sa doon sa dipolog, yung mga isda-isda mga kaspagatak, yung mga naging content natin, naiwan na natin itong bangka na inaayos, nire-repair. So ayun, no, eto na, ayan mga kaspagatak, meron na siyang pintura sa ibabaw. So ito, kung nakita niyo, meron dalawang tansi, oh, meron siyang linsa, kung tawagin linsa mga kaspagatak. So ang ilalagay dito na kulay ay kulay yellow. Ayan mga kaspagatak, no, yellow. Kasi tulad ng sinabi ko dati na hindi mabago yung ano niya, hindi ibabago yung ano niya, yung kulay mga kaspagatak. Kung ano siya dati, ganun pa din yung magiging kulay niya ngayon. Kasi kumbaga itong bangka na to ay hindi siya bago, nire-repair lang. So yung kung ano yung nasa restro niya mga kaspagatak, yun lang ang susundin. Alright? Kung gaano siya kahaba, gaano siya kalapad, ano yung kulay niya, no? Isa lang ang nagbago mga kaspagatak dito, tingnan natin. Ayan, ito lang yung kumbaga parang na usoba, no? Kasi tatlo ito, budiga dati, no, tatlo siya. Ngayon naging dalawa na lang. Pero mga kaspagatak, sobrang laki din ito. Kakarga din ito ng mga, sa tingin ko, higit kumulang mga 100 banira. Kayang-kaya nitong ilagay dito sa loob ng dalawang budiga.
no, yung kapasidad niya ba na pwedeng ilagay diyan na isda. So you know, yung mga kaspagatak, i-update ko lang kayo sa bangka na to, no, at ipakita ko sa inyo kung ano yung mga kulang niya para ito ay makalutang na, para ito makalutang ng mga kaspagatak. Ipakita ko lang sa inyo, no, itong ibabaw mga kaspraki, ayan, tingnan nyo itong ibabaw, pipinturahan pa ito, magpintura pa ito dito sa ibabaw mga kaspagatak, pintura na lang. Tapos meron pang mga ano-ano ito, tapakan pa siguro ni, no, isa-isahin natin mga kaspagatak kung ano yung kulang nya. Ito masilya ito nila ng epoxy, kailangan masilya yan kasi may mapako dito, tatagos yung mga tubig at yun ang pagsisimula ng pagkabulok ng bangka nitong mga taklob. Kailangan nakabalo talaga yan ng epoxy lahat yan. Kahit kung pwede pa nga itong ano, itong sahig, balutin pa ito ng epoxy mga kaspagatak, kung ano lang, kung may budget pa, no, mas maganda kasi nakabalot ng epoxy talaga para hindi, walang tatagusan yung tubig ba, no. Alright, so dito sa may kamarute, titingnan natin dito tayo magsimula. Ayan mga kaspagatak, kulang lang dito is yung mga ilaw nya, mga wirings, manobela, makina, engine. Ayan, meron ng kumbaga patungan ng makina, yung dalawang kahoy na yan mga kaspagatak, oh. Ayan, hindi lang makita. Ayan, ayan, dalawang kahoy na yan. Tapos propeller shaft, propeller tube, no? Kailangan kasi maglagay tayo ng tubo dyan kasi hindi ito tulad ni ano, Salong Uno mga kaspagatak, na yung ano niya ay meron siyang buyakan. Ngayon tubo na lang ilagay niya kasi parehas lang ito nung dati. Ayan. So ano pang kulang niya? Cooling system. Mag-i-install pa ng cooling system dito mga kaspagatak bago ito ibaba. At ang sabi nga ni Raisan, ikakarga muna daw yung makina dito bago ito ibaba mga kaspagatak sa tubig para wala nang aayusin pa doon pag nakalutang na, tapos na lahat, no, kasi ang pinoproblema ni Raisan, no, si Raisan naman kasi naka-assign sa mechanism nito sa mga ano dito mga kaspagatak, yung mga mechanism nga yung tawag doon, no, mga kombinasyon sa mga makina ba, yung manobela, yung timon niya, yung engine, yung mga tubig diyan, no, mga radiator ng makina. No, si Raisan yung magtatrabaho. Ako dito lang ako sa ano, sa electrical ako mga kaspagatak. Tapos yung sa ano, sa starting ng makina, starter, alternator, tayo yung gagawa nun. So, yun, ikakarga muna lahat mga kaspagatak yung ano niya, yung makina, lahat-lahat tanan. Siguro yung huling ikakabit na lang yung timon mga kaspagatak at saka yung propeller kasi sasayad yun pagbaba dito, no? Kailangan makababa daw itong kwan, itong bangka na to, na kumpleto na siya, no, kumpleto na talaga para wala nang tuloy-tuloy na ba, tuloy-tuloy na yung ano, yung pagtrabaho niya mga kaspagatak. Yung engine, kukunin na lang yun sa dipulog, magrenta siguro sila ng ano, ng boom truck, no? Kasi yung engine ni Cinco, yun ang ikakarga dito mga kaspagatak. Tapos si Cinco, hahanapan na lang ng bagong makina yun. Yun mga kaspagatak. Ulitin ko, ito na lang. Pintura na lang. Tapos baba tayo, no? Ito. Tingnan natin. Hindi ko na lang ito putulin mga kaspagatak para makita nyo. Ikutan natin itong bangka. Wala nang edit-edit to. Para tuloy-tuloy na ba? Ayan dito. Sa ilalim. Ito sa ilalim. Tapos nang pininturahan nila mga kaspagatak. Yan ang yung tubo na sinasabi ko. Pero iwan ko lang kung yan ba yung tubo na yan. Ganyang kalaking tubo ang ilalagay. Sa tingin ko parang ano lang yan, oh. Maikli lang yung tubo na yan. Hindi naabot siguro dun sa engine. Eh may butas na dito mga kaspraki, oh, para pagdaanan ng tubo at saka sa propeller shaft.
dito. Tapos dito, butasan pa para sa timon. Yan mga kasukatak, butasan pa yan. Makapal pa naman kahoy na to. Itong kilya. So medyo matagal-tagal pa yung ano. Ano lang yan, barina. Dali lang siguro yan. No? Dali lang siguro yan. So, ito. Meron ng kulay. Sa ibabaw, puti. Sa ilalim pula, tsaka sa gitna na lang. No? Wala pang pintura. Kulay yellow yan, mga kasukatak. Sa tingin ko marag magpunta silang ano dito yung nagpipintura dito ngayon mga kasprake para ipagpatuloy yung pagpintura dyan tsaka sa Camarote pinturahan na yan talagang kailangan buo siya bago ibaba tapos meron pa mga kasprakatak yung mga fish finder iwan ko lang kung ikakabit ba ni Raisan ngayon no yung mga mata translucent ng fish finder kasi dito yan ano yan ibutas yan dito tapos mag ano pa ng kahoy kumbaga mag yung sonar niya yung sensor ng fish finder doon siya ikabit saka ilagay sa kahoy kumbaga parang itanim siya doon tapos i-mount siya dito sa ilalim yan dito banda yan mga kasprakatak siguro dito no yung ano niya yung translucent ng fish finder. Napaka-importante kasi mga kasprakatak ng fish finder. Kailangan lagyan din ito ng fish finder para makatulong naman no sa paghahanap ng isda. No. Ayan, ito na yung itsura ng ating bangka. Yung Camarote niya sa tingin ko asa ibabaw ay yung porma hindi nagbago, meron lang idagdag yung sanipas sa ibabaw mga kasprake. Ayan. So yung light tower niya ganun pa rin hindi na ginalaw yan no so mas maganda kasi meron na tayong pagkakabitan ng mga ilaw sa tingin at saka itong ano itong pintura sa ibabaw mga kasprakatak parang kulang pa ito ng isang ano isang coat ba kasi manipis pa oh manipis pa siya mga kasprakatak papinturahan pa siguro yan paanohan pa yan padagdagan pa yan ng pintura nipis pa ayan so wala na tong putulan mga kaspraki konti na lang talaga alright so yan o gamay na lang yun eh ngayong araw na to mga kasprakatak relax muna sa paglaot dahil si Boss Nanoy nakaschedule na yung dry docking niya ngayong araw na to mamayang hapon pupunta sila rito para mag-ayos ng mga nasira nila sa bangka nila no kailangan ayusin meron silang ayusin mga kasprakatak may i-repair sila sa kanilang bangka marami lang i-welding sabi ni Boss Nanoy yun so yun ang mga kasprakatak no kamay na lang ano ba sasabihin ko wala na siguro so yun mga kasprakatak sa ilang linggong kumbati ba ngit-ngit man ilang linggong kumbati sa pangingisda medyo naiwan natin yung pagbablog dito kasi doon tayo nakafocus sa ano mga kasprakatak pero meron naman na itatrabaho dito parati ngayon ano na kumbaga tapos na talaga siya totally tapos na yung pagpapasweldo niya sa mga gumagawa dito ng mga natatrabaho dito kaya ngayon mga kasprakatak anong araw yung ngayon Huwebes meron sanang nagtatrabaho ngayon dito para may sasahuran pero wala naman oh, tapos naman lahat yan kumbaga sa mga tao na lang ni Raisan yung magpatuloy dito mga kasprakatak sa tulad ng pagpintura no, pag align sa engine dyan mga makina kanisim dyan tapos yung sa mga ilaw no tayo nang magpatuloy dyan mga kasprakatak ano sa ngayon iniisip-isip ko na yan kung saan ipapadaan yung mga wire mga ano meron na siyang mga windings dyan mga kasprakatak pero hindi ko na talaga yan gagamitin kasi nakalawang na yung ibang wire na ano kinalawang na tapos gabok na bitaw
ayoko nang gamitin yun mga kasprocket. Babaklasin ko lahat yan. Palitan ng bago. Kailangan palitan ng bago yan. Medyo ano kasi. Murag malangan ta. Tagalan tayo sa pag ano yan, yan mga kasprocket. Mag wiring. Kailangan meron tayong bagong ano. At yun. No, light tower niya. Nandyan na. Yung mga blinker. Kukunin na lang natin yung nandun. Pero ewan ko lang kung sa tingin ko parang hindi na natin pang ano yun, pang kwaon tong nasa daan ba. No. Alright. So yun lang mga kasprakatak. So sila boss Nanoy ngayon naka-schedule na mag-dry dock. Mag-dry dock sila ng mga kuya. Pati siguro si boss Jojo yung uno. No, akala ko mga kasprakatak nakapag-intro pa ako kanina umaga. Ang aga ko nag-intro dun sa amin na pupunta ako dito sa Baybay, dito sa may dagat. Para akala ko kasi nandito na sila boss Nanoy. Yun sana yung iba-vlog ko ngayon. Ayun, oh, palpak pala pagkadating ko dun sa Baybay, wala man sila dai. So, nakita kami ni boss Nanoy kanina, tinanong ko bakit wala sila. Mamaya pa lang hapon. Nagsabi kasi sa akin sa kahapon na ngayon sila pupunta rito. So, wala, nakamali pala yung pandinig siguro ko kahapon mga kasprakatak. Kasi ano pa daw ni boss Nanoy, ibababa pa daw niya yung lambat niya doon sa ikuan, sa dipulog, iwan niya yung lambat niya doon para maayos silang makapagtrabaho diyan, no. Dami lang gagawin daw, maraming gagawin kaya siguro doon tayo magba-vlog tayo sa pag-dry dock ni boss Nanoy. Titingnan natin yung mga inaayos nila. Para maipakita ko sa inyo mga kasprakatak. So abangan nyo yung mga kasprakatak nyo. Bukas. Bukas ng umaga. So pupunta sila rito mamayang hapon. So hindi na sila makapag-layout mamayang gabi. Punta sila mamayang hapon dito kasi mamayang hapon yung high tide. Ngayon low tide ngayon. Oh. Ano yung tubig? Oh, mababa yung tubig. So malayo yung malawak yung ano mga kasprakatak. Yung hunasan. Oh. So abangan nyo yung mga vlogs natin. Sa pag-ayos ng kanilang bangka. Ano natin yun mga kasprakatak. Ipakita ko sa inyo. Alright, so yun lang muna ngayon. No? Pasensya na. Medyo tinatamad-tamad na tayo mag-vlog-vlog ngayon. Kasi sobrang busy talaga mga kasprakatak. Medyo mapuya tayo. Kaya wala na tayong vlogs. Tapos yung mga vlogs natin, wala, hindi na masyadong ini-edit ba. Dugtong-dugtong na lang tapos upload. Pero okay lang, okay lang. Masaya na din ako doon mga kasprakatak. Kahit ganun lang yung style ng pag-vlog ko, pag-upload ko ng mga videos. Okay naman ako. Satisfied naman ako. Napapasalamat pa rin niya ako kasi nandyan pa rin kayo mga kasprakatak. Hindi niyo ako iniwan. No? Nanood pa rin kayo. So maraming salamat talaga sa mga solid. So shoutout pala kay Mr. Kram ng Pagsanhan. Balati yung nababasa yung ano niya mga kasprakatak. Yung message yung ano niya yung comment niya doon mapa-shout out daw. So Mr. Kram, shout out din kan ako. Pasensya na malimtan mo ko na ako. Pag mag-vlog na ko hindi ko na maiisip kasi yung mga nagpapa-shout out, no. Tulad ngayon, no, ang dami pang napa-shout out niyo pero nalimutan ko. No, si Mr. Kram yung naalala ko mga kasprakatak. All right. So antayin na lang natin, no, itong bangka at antayin na lang natin. Kung kailan ito ibaba, malalaman nyo rin kasi ibablog pa rin natin mga kasprakatak. Kung kailan yun ibaba, itong bangka na to. So sa pagbaba nito mga kasprakatak, magrerenta na kami ng ano ng yung heavy equipment, bulldozer kaya or backhoe para maayos yung pagbaba. So yun lang mga kasprakatak, abangan nyo yun. At maraming salamat sa panonood. See you na lang sa next vlog. No? Yung hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo para marami pa kayong mapanood sa akin. So, thank you so much and maayong buntag.